yung iniinom kong soft drinks. Ay, nako. Ay, bakit basag na to? Ayan, ito po yung dati kong cart. Ngayon, ang itsura. Grabe. Ayan, umubos lang naman yata ng 25,000 dyan. Tapos ganyan na po ang itsura ngayon. Ay, nako. Ayan po yung dati kong cart ng ice cream. Ayan, ang dati kong cart ng ice cream. Ngayon po, hindi na po ice cream ang nakalagay. Mga bakal. Ay, nako. Ayan. Diba, napakaganda po. Ganda ng aking Oh my goodness. Grabe. Yan, ganyan po ang itsura na ngayon. Dating kayo yung ganda. Nasaan na yung rabbit? Nawala na. Yan, manok, manok, puro manok. Puro manok. Yan, ang dami. Makakuha kaya ng pangkapay dito. Ay, ganyan po ang buhay. Yan. Yan. Manok pa more. Sabong pa more. Sabong pa more. Diba? Ito po ang aking tahanan noon. Laging nandito ako sa likuran. Kapag na-stress, ayan, nandito po ako nag papahinga. Yan. Ngayon, grabe. Oh my gosh. Ayan, ayan po. At syempre, hindi pa rin nawawala ang manok, manok, manok. Ayan, ang manok. Ay, nako. Ayan. Ako po ay napamasyal dito. At hinihintay ko pong mayari ang sidecar para ako po ay makapagtinda na. Dahil ang hirap po nang walang income. My goodness. Ayan. At syempre, bantayan na rin para mayari. Ayan, may saging, oh. Hay, kailan kaya mahinog? Abangan kita. Ayan po yung second floor ng aming bahay. Dati po, punong-puno yan ang kalapati. Yan, kasi nung araw po, naglalaban ng kalapate. So, dyan po lahat. Yung pinakatuktok na yon, dyan po siya dumada po kapag galing na po sa karera. Halimbawa po, ay kinarira ng dala ng Bisaya, Mindanao. May oras po yon. Halimbawa, ay tatlong araw bago paliparin, pabalik. So, unahan po sila. Ganon po ang karera ng kalapate. Then, mayroon po silang kanya-kanyang mga singsing. Tapos, sinasakay po sila sa truck. Isang truck na malaki. Dadalhin po, halimbawa, sa Bisaya. Kung doon po yung laban nila ngayon. Tapos, halimbawa, tatlong araw bago makarating doon or dalawang araw. Pagdating po doon, pahinga ng konti. Then, papawala na po yon. Kapag nakapawala na po yon, mag-aabang na po. Ako po ang nag-aabang dyan sa tuktok na yan. Ayan. Inaabangan ko pong dumating ang kalapate. Yan. At tapos, kapag dumating na po yung kalapate, dyan sa kulungan na yan, dyan po siya dadapo kasi nandyan yung tubig. So, pagdating, syempre, uhaw na uhaw at gutom na gutom. So, dyan po siya dadapo. Tapos, kapag nandyan na po yung kalapate, may oras po yon. Kailangan isend mo na rin po yung oras, kung anong oras dumating. Tapos, itingnan nyo po yung singsing sa kalapate. Yung pong singsing na yon, may pinaka-code po yon, may mga number. So, kailangan po, ma-chat mo yon
para malaman nila na dumating na yung kalapati mo. May time na din yung kung anong oras dumating kalapati mo para manalo. So, noon po, nagkakarga po kami ng kalapate. Ibig sabihin po, dinadala po namin yung sa isang lugar. Halimbawa, kung doon po magkikita-kita. Tapos, doon po isasakay ang kalapate. So, yun. Nanalo po kami noon. Pero, pahirapan po talaga. So, bago ka man manalo or ano, syempre super hirap din po talagang abutin mo kasi ilang karga yun, pupunta ka ng kung saan ikakarga yung mga kalapati na yun, pupunta ka dun. Kahit gabi na, minsan alas 10 po ng gabi or alas 11 ng gabi, tsaka lang po kami pupunta sa lugar na yun para maikarga yung kalapati. Yan na nga po, eh, diba? Kininto ko na po lahat, diba? Ngayong araw ay madaldal po ako ngayon. So, naikwento ko po sa inyo lahat tungkol sa kalapate. Ayan.